Ngayon guys, sa video ito, quick review muna tayo bago ko ikabit tong SRAM NX na 12-speed. Hali, ito yung bottom bracket niya. Ayan, tignan nyo may dub. Tapos may kasama siyang dalawang spacer na aluminum na ang kapal nila is 2.5mm. Ayan. Yung proper tools na gamit dito ay ganito. Ayan. 24-notch na spanner para dito. Ayan. Tapos, kung wala kayo nito, ganito. Ayan, yung 5-in-1 na tools. Talpak nyo lang dyan. Kasi yung mga normal na pamihit na pang hollow tech na katulad nito is hindi kakasya dito. Ayan, malaki kasi to. Saka yung spindle nito is mataba. Ayan, hindi kakasya yan. So, ito yung bottom bracket na hollow tech na para sa SRAM. Ayan. Sa chainring niya, ito yung chainring niya, 3040 SRAM technology. Ayan. Ang ganda nangyari yung ano niya. Akala mo may sira, pero yan talaga yun. Ayan. Yan talaga yung design niya. Ang ganda. Oh. Para maganda yung engagement ng chain, saka mas matagal yung buhay ng chain. Ayan. SRAM NX. Ito nga pala, ito yung pinakahigpitan niya. Pagtatanggalin nyo dito rin, ang kailangan nyo lang na tools ay ito, 8mm na Allen wrench. Pag ikakabit nyo siya, higpitan nyo lang. Tapos pag tatanggalin nyo rin siya, luluwagan nyo lang din dito. Habang niluluwagan nyo, unti-unti nilalabas nyo yan, matatanggal na yan. Then, ito, ang haba ay 175mm. Itong chainring na to ay naka-offset ng 6mm. Ayan, kung makikita nyo, hindi siya totally diretso yung chainring. May curve siya. Kaya ginawa yon para maganda yung chain line, mahabol yung magandang chain line. Tsaka hindi siya ganong cross-chain. Ayan, ang ganda. Naka-offset. Ito nga palang chainring na to is 3040 na direct mount. Naka-direct siya dyan. Ito naman yung kapartner niya, ano. Yung spindle nito, ang taba is 29mm. So, may kasama siyang spacer. Nilalagay siya dito sa may drive side. Ang tamang kabit nito ay ganyan. Ayan, nakita nyo yung korte. Tapos may korte yan dito. Yan, tamang kabit. Bago yung chainring. Yung crank. Ayan, nakaganyan yan. So, dito, pares lang. Siyempre, 175mm. Meron siyang pihitan dito, ayan. Nakikita nyo, may plus saka may arrow. Ibig sabihin, pag naikabit nyo na yung crankset nyo, tapos may play pa siya, pag inuga nyo, ang gagawin nyo is, pipihitin nyo tong plus. Sundan nyo lang yung arrow, pihitin nyo. Tapos check nyo ulit. Pag wala ng play, okay na. Higpitan nyo yung maliit na allen para hindi gumalaw to. Ayan. So, material nito is aluminum. Aluminum, ito plastic. Ito nga palang crankset, may kasama yung pedal washer. Dito yan nilalagay, ayan. Para pag nilagay yung pedal, hindi magasgas or madamage yung bungad ng thread. Ayan, dalawa yan. So, ito naman yung chain niya, no? Yung chain niya lang niya is SRAM GX na 12-speed. Ito yung ilalagay dito. So, ayan, ganda. Tapos yung link nito is 126 link. Ayan, sa mga magtatanong ng price, hindi ko alam ang price nito. Pinakabit lang sa akin to, ano? So, ito naman yung, ayan, yung missing link niya. Ayan, may arrow, may tamang kabit yan. Kasi once na nagkabaliktad kayo ng kabit nito, pagdating sa pinakamaliit na gear dito, dadaplis yan, kakabis-kabis yan. Yeah, so, ayan, pakita ko na sa inyo. Ito yung cogs. 50 teeth yung malaki. Yung maliit is 11. Ayan, 12 speed. Ayan yung itsura. Ayan. So, ito yung shifter niya, no? SRAM NX. Tapos may kasama siya, syempreng holder, yung clamp. Dito yan nakalagay. Ganyan. May option naman kayo, pwede nyo tanggalin tong isang bolt, lipat nyo dito, tapos dito nyo lagay.
etong shifter na to ay may 5 click. 1, 2, 3, 4, 5. Sa isang push nyo ng sagad, may 5 click siya, no? Pero pag ginawa nyo yun, syempre, nakaporma na to sa pinakamaliit na cogs yung chain niya. Pag ginawa nyo yun, nasa 6 gear na kayo. Tapos, pag i-release nyo, patulak din. Same lang din ito, puro patulak. Tapos, kung magpapalit naman kayo, syempre, ng kable, dito lang yan, no? Ito yung kable niya, ayan. Dito lang yan sa loob. Tatanggalin nyo lang to. Iangat nyo lang. Ayan. Tapos may adjustan siya siyempre. Barrel adjuster. Tapos, dito naman tayo siyempre sa RD. Napakagandang RD. Ayan. Itong RD na to is may cage lock. Ayan. May cage lock siya na ayan. Pag magkakabit tayo ng chain, pwede nyo iganyan para mas madali. Tapos pag may naglilinis kayo, ayan, pwede nyo nakaganyan para mas maabot nyo yung mga sulok-sulok. Tapos pag ibabalik, ganyan nyo lang, angat nyo lang. Okay na ulay yan. So, yung kable, dito dadaan, papunta dito sa roller. Ayan, para mas smooth yung shifting niya, kaya may roller. Tapos dito yung dadaan, tapos iipit dito. Ayan. Sa pulley niya, yung itaas is 12, tapos sa ibaba is 14. Yung ibaba niya, narrow wide na yung pulley. Ito, hindi naman siya narrow wide, ito yung stock niya. Removable naman parehas yung pulley niya, kaya pwede niyong palitan. Pero para sa akin, syempre, ito na lang muna gamitin niya dahil orig naman siya. Then, ito yung body screw. Tapos, ito yung high limit screw, ito yung low limit screw. Yan. Bali, may nakalagay nga pala dito na roller bearing clutch. Type 3. So, ayan. Maganda yung ilalagay natin ngayon na set ng drivetrain. Ayan. Ayan.